Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video guys is magbibigay ako sa inyo ng apat na tips kung paano ba magiging maintain na fit yung katawan natin kahit hindi tayo nag-i-exercise kasi marami sa atin na hindi talaga nakapag-exercise lalo na pag isa ka ng ina, wala ka ng time pumunta ng gym or mag-exercise, diba? So, ganito lang yun ginawa ko guys. Sobrang dali lang niya at hindi mo kailangan mag-effort masyado kasi alam ko sa atin na maraming conscious sa ating katawan at insecure tayo sa mga maliit na chan sa tabi-tabi. Alam kong isa kayo doon dahil ako, isa din ako doon na may insecurity na sa maliliit na chan at saka bew. So, ganito yun guys. Pag maliit yung chan mo, diba, sexy kang tingnan. So, gusto mo ba yun magiging sexy ka lang palagi? Para hindi yun tumingin sa iba yung mahal ninyong yung mga partner ninyo. Ito yung tips ko ibibigay sa inyo guys para sana sana makatulong kayo kahit matulungan ko kayo kahit sa simpleng paraan lang. At itong paraan guys, free kang kumain na kahit anong pagkain dahil ako sobrang takaw ko, kumakain talaga ako ng kahit ano, no. Free akong kumain ng mga more on carbo at fatty food at saka sweet. Ang hindi ko lang talaga kinakain guys, yung mga malalamig na pagkain. Cause yung malamig guys is number one talaga nakapagbibigay ng paglaki ng chan natin. Kaya iwas kayo sa malalamig kung gusto nyo fit kayong tingnan. So, ito yung first tip natin guys. Uminom ka ng tubig sa umaga. Kasi pag uminom ka ng tubig guys, napapabilis yung metabolism natin. Napabilis yung pagtunaw sa mga pagkain na sa loob ng chan natin, guys. At natatanggal yung mga toxin sa ating mga katawan kahit hindi sa ating katawan na hindi naman kailangan. So, napaka-importante talaga ng tubig sa ating katawan, guys. Yun ang unang tips ko. Uminom ng tubig sa umaga. First tip yun guys ha. Then second tips is maglakad ka ng 5 minuto or 10 minuto after kang kumain para mapabilis yun, matunaw yung mga calories na nasa chan natin or mga yung kinain natin, mapabilis yun, matunaw. Maglakad ka lang ng 10 minutes. Sobrang dali lang guys kahit mag-ano ka lang sa bahay mo. Maglakad-lakad ka lang sa loob ng bahay mo wag ka lang umupo agad after mong kumain. Yun ang second tips natin guys. Then third tips is magsuot ka ng matataas na jeans katulad ng high waist para ma-press yung bewang natin guys. Hindi yun ma-expand yung katawan natin kasi pag sumuot ka ng naka-high waist ka guys, napipress yung bewang mo. So, napipigilan yung lumaki yung bewang mo. At saka, kahit underwear mo guys, magsuot ka ng mataas talaga. Hindi yun nasa hipster lang yung ano mo, yung underwear mo. Dapat high waist talaga yung suotin mo para mapigilan nyo yung mga
taba-taba natin. Katulad nito guys na sinuot ko. Nasa ayos siya. Diba? So, ganyan guys. Para hindi siya lalapa dito. Para maliit lang tingnan. So, yun ang third tips natin guys. Then, fourth tips natin guys is yung fourth tips natin is ano ba yun? Umiwas ng maalat na pagkain. Kasi pag kumakain ka ng mga maalat na pagkain guys, yung tubig natin sa katawan mabilis niyang ma-absorb. Yung parang madadry ka talaga, yung madadry ka tingnan. So dapat marami kang tubig na inumin para equal lang yung maalat at saka tubig na sa katawan mo. So yun guys, alam ko sa atin maraming problema sa atin mga bae yung lumalaki yung katawan natin. So yun, ito yung tips ko guys para ma-solusyonan yung problema natin at hindi ka nag-e-effort masyado para magiging fit yung katawan mo. So diba, sobrang dali lang. Una, uminom ng tubig. Pangalawa, maglakad. Pangatlo is magsuot ng high-waist na jeans or leggings. Saka mga leggings yung ganun guys. Suotin nyo basta naka high-waist lang. Tapos, pang-apat is umiwas sa maaalat na pagkain. Kasi sa sobrang malat, sa sobrang alat din guys, nakakasama 'yun sa katawan, nakakasira 'yun ng kidney. Alam niyo naman yung nakakasira, 'di ba? O ganun 'yun. So, sana nagustuhan niyo itong video ko guys and please don't forget to subscribe and share my video and click the notification bell. So, thank you and maraming salamat. God bless. Bye! Ever since the day that you